Hallelujah. Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Doble paggalang po sa ating beloved pastor, honorable pastor Wilde Estrada Almeida. Sa pag-aalala po sa turo ng ating mama dear, Lina, beloved Lina C. Almeida. Beloved assistant pastor sa, po. Beloved assistant pastor. Sa kanya pong buong pamilya, sa Almeida family po, sa lahat po ng ginagamit sa ating banal na gawain, at po mga preachers, prayer warriors, manunugtog, mga awit. Magandang araw po sa inyo. At higit ang pinakamataas sa pagbati po ay sa ating mahal na Panginoong Jesus po naman. Amen. Mga kapatid, ang inyong pong kapatid ay hindi po sanay magsalita sa napakaraming tao. Kaya alam po, andito po ako sa harapan nyo para po luwalhatiin, pasalamatan ng ating mahal na Panginoong Jesus. Mga kapatid, nasave po kami ng ama. Nasave po kami ng aming buong pamilya. Dahil po sa karamdamang nagpahirap po sa aking panganay na anak, nakapag tinatanong po ang aking beloved wife, ang sasabihin niya na kung ano po ang sakit ng aming panganay ng anak, sasabihin niya po na pakyaw sapagkat napakarami po itong sakit. Meron po siyang cerebral palsy, scoliosis, post-polio, malaki po ang kanyang puso at mahika po siya. Na ito po ang nagpahirap sa kanya sa loob po ng 17 years na ang sabi po ng mga doktor na kapag hininto po ang kanyang maintenance medicine, ito po magiging sanhi ng kanyang kamatayan. Pero po nang makakilala po kami sa ating mahal na Panginoong Jesus sa gawain ito at mabautismohan po sa kanyang pangalan, instant po pinagaling ang aming anak. Praise the Lord! Hallelujah! Mga kapatid, ang inyo pong kapatid ay isang OFW, kaya ba madalas po kung nasa ibang bansa. Kaya po, madalas po nasa ibang bansa ako. Kaya nais ko pong pasalamatan ang mahal na Panginoong Jesus sa kanya pong mga himalang ipinakita sa akin. Nasa Dubai po ako noon ng mamaga ang aking mata. Tumawag po ako para magpa-pray over sa ating outreach sa Olongga po. At nang matulog po ako, magising po ako pagkatapos ng 2 oras. Instant po pinagaling niya aking mata. Amen! Hallelujah! Wala po ang pamamaga, walang sakit. Taong 2006 po, nang sabihan ko po ang aking beloved wife na kukunin ko siya papuntang Dubai kasi po ang sweldo ko hindi na po sasapat para sa pag-aaral ng aming 3 anak. Kaya po nung sabihin ko po sa kanya, ito po ay iniyak niya sa ating mahal na Panginoong Jesus. At hindi po siya pinayagan ng ating mahal na Panginoong Jesus na umalis dahil nung po siya po ay adult choir sa Olongga po. Kaya nang hindi po siya umalis, inilipat po ako sa trabaho ng ating mahal na Panginoong Jesus. Na kung ikukumpara po doon sa magiging sweldo namin dalawa, hindi lang po doble, triple, 4 na beses, 5 beses, 6 na doble po ang ginawa niyang sweldo sa akin. Nais ko po rin ipagpasalamat ang pagliligtas at pag-iingat niya sa akin sa nung pong nagtatrabaho ako sa isang platform oil rig po sa United States. Nasa gitna po yun ng dagat. Inassign po ako ng aming Amerikanong supervisor sa isang trabaho.
Nilagay ko na po lahat ang gamit ko doon para umpisan ang trabaho ngayon. Ay, alam po, inilipat ako ang mahal na Panginoong Jesus. Hindi naman po kalayuan, mula lang po rito hanggat sa cameraman. Ang hindi ko po, po alam, makakaroon po pala na aksidente. Ang sumabog po yung trabaho yung mismo. Kapan ho ito, na-televise po sa TV, November 16, 2012. Yung pong pumalit sa akin na welder, patay po. Yung pong dalawang kasama ko nahulog sa dagat, yung isa, tatlong araw na nakita sa ilalim ng dagat. Yung isa po, isang linggo na nakita sa dagat na po ng Texas dahil nasa dagat po kami ng Louisiana sa Gulf of Mexico. Kaya po, ako po'y nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat niyang yan po at pagliligtas sa akin. Na sa pagsabog na yan po, napakalapit lang po sa akin. Hindi man po ako na ano, nakaabot po ako sa safe place nang walang galos, walang kapansanan. Ligtas, bumbu po. Kaya yan po, ipinagpapasalamat ko sa ating mahal na Panginoong Jesus. Nung mangyari po yan, itinatanong ko po sa akin sarili na bakit nangyari yan. Dahil ho, pinauwi kami. Ang hindi ko po pala alam, yan po pala isagot ng panalangin namin ng aking beloved wife at ng mga anak. Dahil sa pag-uwi ko pong yan, siya po na-provide ng pangangailangan namin magmula po noong 2012 hanggat ngayon, 2019. Hindi lang po yan. Dati po, wala po kaming bahay. Binigyan niya po kami ng bahay. Hindi lang po basta bahay. Apat na palapag po ang bahay namin ngayon. Oh, glory to God. Glory to Jesus. Binigyan niyo po kami ng sasakyan at hindi niya po kami pinagkukulang. Kaya lahat po ng pasasalamat, papuri, ay para lang po sa ating Panginoong Jesus.